Yo, magandang araw. Carl here from Raiden's Crib. So, for today's video, meron tayong bagong sasakyan sa garage. And tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil ng MGCS. So, napakadali lang nito, guys. Basic na basic. So, samahan niyo ako. Let's go! So, ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin itong gulong sa right side ng sasakyan para ma-access natin yung oil pan and at the same time makapasok tayo dun sa ilalim at matanggal natin yung oil filter. So, bago natin matanggal itong gulong, merong cover na plastic, yung nut. Kailangan nyo rin itong special tool para matanggal nyo yung plastic cover dito sa nut na ito. And yung nut, ang size ng nut is 17 millimeter. So ayan, natanggal na natin yung gulong, ma-access na natin yung oil pan and the same ang oil filter. So ito yung oil filter niya, nasa ilalim na portion ng makina. And ito yung bolt dun sa may oil pan. Ang size naman ng bolt na ito ay 15 millimeter. So, para malubgan ko to, gumamit ako ng 15 millimeter socket wrench and ang paikot ay dapat counterclockwise. So ayan, natanggal na natin yung bolt. Hindi ko na videohan, binuksan ko din pala yung takip dun sa may valve cover para mas bumaba ng maayos itong oil natin and ma-drain siya ng husto. Ito isa, isa talaga. Kailangan ko Yan, na-drain na natin yung maayos yung oil. So bago natin ibalik yung nut, punasan muna natin siya para walang dirt and at the same time maipasok natin na maayos yung
bolt dun sa may thread. So, huwag niyong pipilitin yung bolt na pumasok ng wala sa thread kasi malulose thread yan for sure. And sa paghigpit naman ito, not too tight kasi eventually humihigpit din yan pag mainit na yung makina. So, yeah, daan-daan lang sa paghigpit, guys. So this time itong oil filter naman tatanggalin natin. Nasa ilalim lang rin siya, malapit doon sa oil pan. Gumamit ako pantanggal ng oil filter. Actually, meron pang mas magandang pantanggal ng oil filter compared sa ginamit ko. Kaso hindi ko lang makita kung saan ko siya inailagay. So yan, tanggalin natin itong oil filter. And again, after nyo matanggal yung oil filter, punasan nyo muna yung lagayan na yan, yung lugar na yan, bago nyo lagay ng oil filter na bago. So ito yung size ng oil filter ng MG. So ilalagay natin siya doon. So again, ayan, napunasan ko na yung paligid ng oil filter. And then sasalpak mo natin siya. So again guys, make sure na nakapasok sa thread yung oil filter bago nyo iikot. Kasi hindi naman papasok ng maayos yan kung wala sa thread. Pag pinilit nyo, malulose thread yan. So again guys, doubly ingat tayo. And sa paghigpit naman ito, not too tight kasi again, habang umiinit ang makina, humihigpit din yan. Pag nasobra nyo sa higpit yan, may chance na maputol yung thread na nakadikit dito sa may crank. Maraming cases na nangyari na yan.
Alright, so since na-drain na natin yung oil and at the same time nakapagpalit na tayo ng oil filter, magsasali na tayo ngayon ng bagong oil. So, ang oil na gamit natin dito ay fully synthetic and ang oil capacity ng MGZS is usually mag-range sa 4.1 to 4.5. Depende yan kung gaano karaming oil yung na-drain nyo. So, pag naka 4 liters na kayo ng oil na nailagay sa engine, time for you to slow down na, guys. So, double check nyo lagi yung dipstick habang nagdadagdag ng langis hanggang sa ma-reach nyo na yung second dot doon sa may dipstick. Kasi hanggang doon lang yung max ng oil capacity nitong MGZS. So that's it, guys. Tapos na tayo mag-change oil ng sasakyan. So I hope na marami kayong natutunan sa video ito. And again, for more videos and tips, please hit like and subscribe. Peace!